Yo, what's up mga kabalagbag? Kamusta? After a long time na naman, nakapag-ride siya naman tayo. Yeah! So, dito tayo ngayon sa Manila. Ang biyahe natin ngayon, punta tayo ngayon sa Padre Pio, Santo Tomas, Batangas. So dito tayo sa Manila dumaan dahil nagpagaspa tayo dito sa Roosevelt. So tingnan natin kung mahigpit pa ba or kung may checkpoint makakalusot tayo kasi tayo ay bakunado na. Hindi man tayo fully vaccinated pero may isang dose na tayo. AstraZeneca yung ano natin, yung vaccine natin. So nag first dose kami, August 4 kami ni Mrs. Tapos October 28 yan, second dose na namin. So ngayon, October 1 na mga tol. Sana ligtas pa rin kayo. Wala pa rin sana may sakit sa pamilya nyo. Lubak, lalim nun. Mukhang maluwag naman kasi ito ang turo ni Waze. So ang daan natin is Quezon Ave, Espanya, Mabini Bridge, Osmeña Highway. Diretso na ng service road. So time check tayo, 5:14. Tinanghali tayo ng alis. So sana maabutan natin yung mass ng 7 a.m. Kung di natin siya maabutan ng 7 a.m, malamang 10 a.m. na yung madadatnan nating misa. So dalawang motor tayo, tapos tatlong katao. Sama natin si Mrs. at si Tito Carlo. Yay! Tara, sana wala tayo masyadong truck na makasalubong. Or makasabay pala. Pero dito mukhang meron na eh. Oh. Yun lang, wala talaga traffic kasi sa Google Maps, naka-green yung kalsada. So, ibig sabihin, maluwag. Tara, 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 biyay muna. So, ito yung pinakamabilis na way kapag pupunta kayo ng Batangas. Kasi diretso to ng service road. Maliban kung galing kayo ng bandang EDSA. Pero kung from Caloocan kayo or Manila, dito talaga daan yan, tol. Yun nga lang, di kami dumadaan dito, tol, kasi ang daming lubak na kalsada dito yan, gaya nyan, no? Matagtag dito. Puro truck dumadaan dito, tol, kaya ganyan yung kalsada dito. Oh, yan, grabe, ang daming lubak, oh. Kasi kung sa EDSA, mahaba. Mahaba sa mahaba, pero yun, isang diretso, tsaka wala masyadong lubak. Tapos kung madaling araw naman kayo aalis, wala din traffic. Well, dito wala din traffic, eh. So far naman, medyo maganda. Last time na dumaan ako dito, 2019 pa ata, o 2020. Mga kalagitnaan ng pandemic kasi bumabiyahe na rin ako noon eh. Ah, medyo okay na yung dito kalsada, ayan no. Dati sobrang lubak dito, tol. Ah, meron pa rin. Ayan ang lalim, oh. Ay. Grabe, lalim. Tingnan natin yung Osmeña Highway, ito Osmeña Highway na dito eh. So ito talaga solid na ang daming lubak talaga diyan. Ngayon diyan natin makikita kung kung nag-improve na ba yung kalsada dito sa Osmeña Highway. Pero mukhang espalto na siya. Daming lubak doon? Bago ay sa iyo eh. Maraming truck dito eh. Dito pa sa mga truck eh. So yan mga tol, medyo Tignan natin. So ito, diretso na to, papunta na to ng S-Lex. Wow, medyo okay rin ko siya na tol. Kaya natin, gumigilid sila eh. Ibig sabihin, nasa gilid yung maayos na kalsada, di ba? So gigilid tayo. Kasi yung mga yan, matagal na dumadaan dito yan, kaya kabisado na nila yan. Ayan no? Oh. Hindi naman siya ganun kalubak yan. Yung mga nadaanan natin, hindi masyadong malubak yun. Yun yung part na yun. May mga angat-angat lang. Hindi siya totally lubog. Ito, San Andres Bukid na to, tol. Ayan, may lubak pa dito. Pero hindi na siya ganun kalubak talaga, tol. Hindi kagaya dati talaga.
Tapos gamit ko pang motor lagi noon na pang grab ko is yung Vega Force. Eh grabe ang tagtag. Eh na meron dito tol, eh meron pala yan. Ah. Ramdam na ramdam. So gumigilid sila yung mga motor tol, oh yan oh. Kabisado nila yan. But ibat eh, parang yung mga ano, yung mga lubak nasa gilid din. Or umiiwas lang sila sa mga truck siguro, no? Sabel, Rojas only. So hindi tayo doon, dito tayo. Oh, di ko nakabisado tong kalsada na to. Huwag sana tayo magoyo ni ano, ni Google Maps. O, Campo Street. Ito, Makati na to, tol. Ito ang best way pag papunta ka na Makati, yan. Ay! Lalim nun. Tanga. Saan ba tayo? Yun yun. So yun, medyo maganda ng kalsada. Tapos ang dami ng ads. Kaya ang daming commercial dito sa ano. Ah, exit na pala to ng ano. Skyway, oo nga pala. Ito pala yung Skyway. Ayan, ang bilis lang tol. So mas mabilis dito. So malamang sa mga susunod na biyahe natin papunta ng Batangas tol, eh dito na tayo dadaan kasi nakita naman natin, di ba, na medyo okay na yung kalsada. Hindi na katulad ng dati na talagang lubog-lubog. Lalo sa mga magdadaan ka sa Riles, grabe yung lumak ton tol. Edsa na yung kasunod pala. Sipat-sipat. Sipat Kilatis, sabay overtake. Ah! Meron pa rin lumak, pero hindi na siya ganun ka, ano. Hindi na siya ganun kalalim, tol. So, ayan na, EDSA na kasunod, tol. Ang bilis lang, tol. Kaysa kung nag-EDSA tayo, feeling ko, sa ganitong ano, oras, nasa ano na tayo, tol. Nasa Guadalupe na tayo. Pero ito, tol, nasa Makati na agad tayo, tol. Mahaba kasi nung ikot ng EDSA. Kung mapapansin ninyo sa mapa, nakita ko rin kanina kaya sabi ko mag ano na lang tayo. Mag Quezon Abdas nagtahan, di ba? So ayan, tanong na dito yung ano, headquarters ng ano. Ayan, ayan, Wilcon. Headquarters ng Grab. Ayan, Wilcon na yan. So dito na tayo sa ano tol, sa service road, alright. So nakita na natin yung ayos ng kalsada ng Osmeña Highway tol, napakabilis lang. So kung tutusin talaga, napaka-ikli ng kalsadang yun kapag papunta kayo dito sa service road na to. Kaysa yung galing kayo ng ano, ng monumento, tapos didiretso nyo yung EDSA, napakahaba. So di kami dumadaan doon dati dahil ang alam ko talaga ay malubak. Pangit yung kalsada. So yung pangit na kalsada lang pala tol, nasa bungad lang. Pagliko nyo lang ng galing ng Mabini Bridge tsaka Espanya. Pagtawid nyo ng Espanya, may mga konting lubak. Tapos pagbaba nyo ng Mabini Bridge, yun, medyo marami siya, may Zamora. Medyo maraming lubak-lubak doon. Kasi ginagawa pa doon eh, tinatayo yung ano eh, yung NLEX ba yun? So, tara, biyahe na muna ulit tayo. Update tayo maya-maya konti. Tingnan natin kung saan tayo mag-aalmusal. Eh, hindi tayo aabot ng misa ng alas 7 tol. Nakalagay dito sa estimated time of arrival, 7:43 AM. Alanganin tol. Nahihirap naman patakbo ng hataw. So tignan natin kung 7 AM yung ano, yung misa. Tapos alam ko kasunod, alas 10 na eh. So dito na tayo liliko sa Sales. Alright, tara, biyay-biyay, let's go. So yun mga tol, dito na tayo sa Laguna. 1 hour and 30 minutes pa. Sana wala tayong madaan ng checkpoint din, no? In case na may madaanan tayo mga tol, titignan natin kung ano, kung pwede na natin gamitin ang ating vaccination card. Diba? Sana malusutin tayo tol. Magsisimba lang naman tayo sa Padre Pio kasi yearly ano namin yan, ginagawa namin yan taon-taon. Once a year, dumadalo kami kay Padre Pio dito sa Santo Tomas, Batangas tol. Wala masyado sightseeing dito tol kasi puro kalsada to, bayan-bayan yung dadaanan natin, main road. Yung turo kasi nito sa akin ano eh, shortcut eh. Hindi siya totally shortcut, iwas checkpoint. Ayun, at kinikita din niya sa mapa ko tol, ayan.
Ang dadaanan yan eh Calamba Estate ata yun o Laguna Estate. So dito tayo sa Batangas tol, nakapasok tayo ng Batangas. So far, so good, wala man lang checkpoint tol. So malapit-lapit na tayo tol, 40 minutes away na lang tayo. Malapit na tayo sa Padre Pio Shrine. Napakabilis na ng biyahe natin tol, dire-diretso lang talaga. So dito na tayo tol, malapit-lapit na. Smooth ang biyahe tol, time check 7:06. So mga 2 oras na tayo nagda-drive tol. So yan mga tol, nandito na tayo sa Santo Tomas, Batangas tol. Ayan o. Oh. Oh, spadaan mo na. Yo, alright, palapit na tayo. Palapit na ng palapit kay Padre Pio. Padre Pio Shrine, Santo Tomas, Batangas tol. Napakalapit na natin. Meron na lang tayo sa 13 minutes, 13 to 15 minutes na lang tol. At nandun na tayo. So yun, hindi tayo umabot sa 7 AM mas. Sana merong alas 9 no? Para konting oras na lang aantayin natin. Luwag dito, grabe. O yun mga tol, nandiyan na tayo. Nakaliko na tayo sa ano, puntang Padre Pio. Dito na yun, bungad na lang. So sana may maabutan pa tayong misa. Kasi ang alam ko kasunod alas 10. Dahil mo pwedeng puntahan no, basta nakamotor ka. Basta may motor ka or may sasakyan ka, dahil mo pwedeng puntahan. Kung gusto mo nga nakabike ka, pwede mo puntahan to pag nakabike ka eh. Diba? Kahit sa loob paparada. Ayan. Alright, ito na tayo tol.